naman. Marga! Marga! What's happening here? Mommy, si Cassie, may dinala siya lalaki sa kwarto niya. Who knows kung ano'y ginawa nila doon? Ate, hindi! Hindi, totoo! Daniela, anong ginagawa mo? Sergeant, mana! Hindi niya na tayo binigyan ng kahihiyan! Manang-mana ka talaga sa nanay mo! Si Cassie, Daniela! Ako na lang ang saktan mo! Pahirapan niya yan. Tingnan natin ngayon ang hapon mo, Romina. Ano? Siguro naman magtatanda ka na ngayon. Ito lang ba, Karen? Inublo mo ulit. Tagalan mo! Boss, di kaya tayo humihinga to, ah! Lalabas ko ng buhay dito, Pilar. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi lang lakas ng katawan ang kailangan, Romina. Yeah. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige. Lakas ng isip. At higit sa lahat, lakas ng loob. Hahasain mo sila ng sabay. Konting sakripisyo para manalo. Ang mahalaga, tuloy kang babangon. Lalaban, tandaan mo, ang mga nanalo, yung mga taong di sumusubo. Linisin mo yung kwarto ko, ang kalat-kalat na! Bakit ko nilinisin kwarto mo yun, di ba? Ikaw yung nakikitira dito, di ba? Sabi ko, linisin mo yung kwarto ko, huwag ka lang nakaupo dyan! Kwarto mo nga, hindi! Bitawan mo nga ako! Ayun, kaya nga inausan kita! Ano ba? Bitawan mo ako! Pahinga dyan, ikaw na nga ito nakikitira! Ano nangyari dito? Wala po ito, Mama. Umamin ka sa akin. Si Daniela bang nagawa nito? Naku, ate, si Daniela nga. Dito, Neil. Pasensya ka na, Cassie. Pero hindi rin ako agree na itago mo to sa mama mo. Grabe na talaga yung mag-inang bruha na yan. Ano pang ginawa ni Daniela sa'yo? Sabihin mo sa akin. Ako na nga ulit. Kinalagkad daw ni Marga si Cassie. Tapos si Daniela, sinampal siya. Pag-isipan ba naman ng masama si Cassie at si Tupi? Ang dudumi ng mga isip? Kasi hindi mo dapat tinatago ang mga ganitong bagay. Sinasaktan ka na nila. Kasi hindi ko ito mapapalagpas. Simple lang naman ang gusto ko malamin. Mamili ka. Pamilya ko o pamilya ni Romina. Layo kayo mahalaga sa akin. Nakikiusap ako kung mahuhuwi lalagay sa ganitong posisyon. Ako? O si Romina? Hindi ako pipili, Daniela. Pamilya ko kayo. It's clear then. Si Romina, pinipili din yun. Daniela, hindi. I am giving you one whole year na sweldo mo mananggap. And the compensation for your retirement. Dapat nandun ako! Dapat nandun ako! Pra-protekta ng anak ko! Pero wala akong pagawa nila! Nakulong pa rin ako! Romina! Huminga ka ng malalim, Romina. Pagkakataon mo to, para pagganahin niya isip mo. Isipin mo kung paano mo matatalo ang kalaban mo. Si Daniela, habang nandito ka sa loob, lakas at kahinaan niya. Hindi po aalas dito si Nana Esther, ate. Dito lang po siya. Kasi, wala na akong isipin. Ayos lang ako. Nana, hindi po okay sa akin eh. Nana, parte na po kayo ng family namin. Ano pa na kayo ibang mapupuntahan?
Dito lang po kayo na hindi kayo aalis. Check the link, Marga. You will definitely enjoy the clip. Kawawa naman siya. Kawawa? She deserved that. Pinahiya niya talaga yung family ko. I'm not talking about Cassie. I'm talking about Kristoff. I heard nakipag-away daw siya sa isang teammate niya. After siya tuksoyin about Cassie. I heard nakipag-away ka raw. Are you alright? Am I alright? Why don't you ask yourself? Liar. Nabalitaan namin, nag-away ang anak mo at si Cassie. Gusto ko lang malaman kung nandito pa yung bata namin. I don't know. Ano? Well, as far as I remember, nagpresinta yung bata na lumayas. Hindi mo man lamang pinigil? Bakit ko naman gagawin yun? Dahil sinabi ko, hindi siya pwedeng umalis dito. Hindi pa kami nakakakuha ng pera sa kanya. That's no longer my problem. Ako din yung natingilan mo ako sa mga pa-English-English mo. Ang problema ko, problema mo rin. Tinutulungan na nga kita kung hindi makalabas si Romina sa kulungan eh. Ganyan pa ang gagawin mo sa akin. Tumanong ka naman ang utak na loob. Ba? Ano problema? Narinig ko po kasi si Atty Daniela at Mang Hector kanina eh. Sinabi ni Mang Hector na gumagawa daw siya ng paraan para makulong si Mama. Ha? Narinig mo talaga lahat ng yun? Buong-buo? Eh, hindi po masyadong malinaw, Tito eh. Kaya nga po gusto kong malaman yung pinag-uusapan nila. Huwag mo sabihin na time first din yung pag-alis mo sa bahay. Pero Tito, kapag po umalis ako, hindi ko po malalaman kung ano ginawa nila kay Mama kung bakit siya nakulong. Sir? Ano po sa Janela? May gusto po ang paglato. Ano nangyayari? Umiyak ito. Dito na po ulit kami titira, Ate Daniela. Hindi po kami aalis sa bahay na binigay sa amin ni Daddy. At salamat po sa ginawa niyo sa akin. Nagkaroon po ako ng dahilan para hindi na kayo makalapit po ulit sa akin, Ate. Are you out of your mind, Cassie? Pinoprotektahan ko lang yung sarili ko, Ate Daniela, para hindi niyo na ako masaktan ulit. At kapag nalaman po nila na may violate kayo sa terms na sinabi ko, handa po silang arestuhin kayo anytime. Alam kong palaban kang tao, Romina. Pero meron akong solusyon para sa kaso mo. Ano? A guilty plea. Alam mo sa sitwasyon mo, that's the best option that you have. Malaki ang posibilidad na babaan ang sentensya mo. Pinapaamin mo ako sa kasalanan na hindi ko ginawa. Yan lang ang nakikita kong paraan para makatulong sa kaso mo. Ayawa nila. Ginawa ko naman lahat ng gusto niyong mangyari. Pero hindi ko hawak ang pag-iisip ng mga kliyente ko. Ikaw, tandaan mo. Marami kong kondisyon. Tansong pakita ko yung alam. Tapon mo na lahat ng can opener dito sa bahay. Bilis. Bakit po, ma'am? Kasi gusto ko. Bilisan mo na lang. Yan na ba lahat yun? Opo, ma'am. Bilisin na ako mo. Nawawala kasi mga can openers natin eh. Ginamit mo ba? Does it matter? Bakit hindi mo nalang buksan on your own? Diba favorite mo naman yung sardinas? Manang, nasan po yung mga can openers natin? Hindi. Sige, okay lang po. Cassie, ano yung nagawa mo? Di ba ito naman yung gusto mo? Cassie! What the hell do you think you're doing? Balak mo bang patayin ang anak ko? Ate, bubuksan ko lang naman po sana yung latte ng sardinas eh. Nawawala po kasi mga can openers natin. Tinago po ata ni Marga. Is that true, Marga? May inihain po sa korte na temporary protection order laban sa inyo. Yes, Daniela. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng saktan, guluhin, or even lapitan si Cassie for 30 days. Or else, pwede ka namin ipakulong. That's insane! Babayaran kita ng malaki. Gusto ko saktan mo si Romina ng gusto. Handa na ba kayo ng abogado mo? Handa na. Kaya lang... Oh, bakit? Ewan ko ba? Gusto mo bang humanap ako ng bagong abogado? Sabihin mo lang, ate. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo. May gusto sana ako ipagawa sa'yo, Neil. Pero walang dapat makakaalam nito. Gino, yun yung abogado ni Ate Romina.
Sige, sali ko naman ang picture. Ba't ko? Ano mo ang picture? Kailangan malaman to ni ate. Sino ba yung kausap niya? Oo, oh, picture pa lang. Nakakatakot niya eh. Look who's having lunch together. It's Cassie and Kristoff. Sila na ba? Well, it's possible. Lalo na after nang ginawa ni Marga. Hindi na nila kailangan magtaguan ng feelings. You're just making that up, Mika. Hindi magiging sila. Why are you so affected? Kasi nga, friends kami. Kaibigan ko siya. You're such a queen, Marga. An in-denial queen. It's so obvious kaya that you like him. Come on, aminin mo na. Okay, fine. Oo na. I like him. Bakit po kayo nandito? Heather, obvious naman. Eh, di para sunduin ka. Hindi ko naman po kailangan ng sundo, Mang Vin. Kaya ako po umuwi mag-isa. Alam ko, Cassie, pero naalala ko wala ka ng mga bodyguards eh. Wala kang magbabantay sa'yo, kaya simula ngayon, araw-araw ako na mag-aantay sa'yo sa'yo. Marga! Hi. Hello! Si ano nga pala, Maureen? No. Mika, Nadia, Maureen. Nakikita ko sila sa mga vlogs mo. At saka, nakita ko rin sila nung pool party mo. Nahiya nga lang ako magpakilala. Well, chance mo na ngayon. Hello! Did you stay there? Marga, siya ba yung... Yup. Yung half-sister ni Cassie. Yung anak ng janitor. San? Ayos ka lang ba? Why wouldn't she be? Namita nga niya si Nanika, Maureen, and Nadia. Pati sila kilala na half-sister mo. Ganun niya ako ina-idolize. I'm sure hanggang ngayon lang yun, Marga. Hindi ka pa kasi ganun kakilala eh. I doubt that. So, Roxanne? Gusto mo bang makita yung love na school namin? I think I can get you in since tapos mo na yung class namin. You want? Talaga? Sige! So magiging one of us na siya? Ew. I like her. She seems fine naman. Girls, ano ba? Sa tingin niyo, makikipag-friends talaga ako sa freak na yun? Never. Pinapasakay ko lang siya. What do you mean? Just bear with me, girls. Because I will make her my new weapon against Cassie. Salamat po sa pagsundo niyo sa akin, ha? Ang totoo po niya, na-appreciate ko yung pagpunta niyo. Talaga? Dati po kasi si Mama at Daddy yung sumusundo sa akin eh. Kaya po, nanibago ako nung pareho na silang hindi pwede. Naiimiss mo na sila? Oo naman po. Kaya nga po pinagdarasal ko na sana may isang taong tumulong kay Mama para makalaya eh. Kung sino po siya, tatanawin ko pong utang na loob yun sa kanya. At gagawin ko yung lahat para makabawi. Tulong? Ano bang klaseng tulong yan? Baka kasi makatulong ako. Talaga po? May alam po ba kayo sa kaso ni Mama? Cassie! Oh, Roxanne! Bakit ang tagal niyo? May pinagbabasin si Marga? Wala naman. Kayo, gusto kayo ni Papa dito. Kung seryoso yung pinag-uusapan niyo, ah. Sinasabi lang ni Mang Vin kung paano siya makakasin. Kasi, okay na yun. Kalimutan mo na yun. Umayag ka na magpahatid sa lalaking yun. Pamangkin, napatawad mo na ba siya? Ginawa ko lang po yun para kay Mama Tito. Hindi ko get it. Baka po kasi may alam si Mang Vin sa ginagawa ng kapatid niya eh. Gusto ko po malaman yung pinag-uusapan niya ni Ate Daniela tungkol doon sa kaso ni Mama. Hindi ba delikado yung ginagawa mo? Baka magalit siya kapag nalaman niya yung plano mo. Hindi po ako natatakot dito. Handa po akong gawin lahat para makalaya si Mama. Ano na magtatapos niyan? Okay lang po, Nana. Isa na lang naman po ito eh. Naku, baka iba ka madumihan yung uniforme mo o maliit. Ay! Ate, hindi ko po sinasadya. Ay, talaga, Magdali. Wala lang kang ginawa kundi sirain ang buhay ko eh. Mga malas! Ate, aksidente po yung nangyari. Aayusin ko na lang po. At sumasagot ka pa. Ikaw na nga ito may kasalanan eh. Babayaran ko na lang po, ate. What? Babayaran ko na lang po yung painting. Tigilan niyo lang po yung pang-iinsulto niyo sa mama ko. Wala naman po siya kasalanan dito eh. Nakita namin yung abogado mo. May kausap ng lalaki. Kakabutan nga ng pera eh. Kilala mo ba kung sino siya, ate? Hindi ko siya kilala. Ano yun ang dapat kong malaman? Romina. Bernard, buti nandito ka. May papakita ko sa'yo, si Attorney Sanchez.
Kilala mo bang kausap niya? Hindi. Anong kinalaman mo dito? Ha? Pera ba ang binigay niya sa'yo, Tony Sanchez? Ha? Sino to? May kinalaman ba to sa kaso ni Romina? Pinagawa to? Ha? Pinaubaya ko sa sa'yo! Bernard, sorry. Naiipit lang ako. Walang hiya ka? Kaya gusto mo akong mag-plead ng guilty dahil binenta mo ang kaso ko? Sorry. You're fired! Simula ngayon, ako na mag-aayos ng lahat. If you don't mind, Romina, simula ngayon, ako na magre-represent para sa'yo. Bernard, please. Lalo kang pag-iinitan ni Daniela sa kumpanya. Kaya kong i-handle yun. I'll just do the paperwork and then tomorrow afternoon, pwede na akong makapag-file ng petition for bail para sa'yo. Akala ko ba non-bailable ang kaso ko? Sa kaso mo, Romina, kailangan pang i-approve ng judge ang petition. Hindi katulad ng ibang akusado, nakarapatan nila ang pagbibail. Kung akala ko nga nakapag-file na ng petition si Atty. Sanchez eh. Bernard, sigurado ka ba? Ito na dapat ang ginawa ko simula pa lang. Kamagalala, gagawin kong lahat para makaalis ka na sa lugar na.